Tawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag kang ng ganito, ay ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kaman, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, mula sa sinaguga si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang bienan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon day, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay.
Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Nahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman ako sa mga kalapitbayan upang makapagpangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea at nagangaral sa mga sinaguga at nagpalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang Pong Jesus Nazareno. Tapos na po ang ating piyesta at pasensya dahil sa pagod ay yung mga kasamahan namin ay hindi pa gaanong nakapaghanda. Kaya mayroon tayong technical hits sa ating sound system at kaya hindi tayo makapagsimula agad. Sa buhay natin, may mga pangyayari na ganyan, na bigla na lang darating, at ito yung pag-alam, ano ba talaga ang tunay na problema. Kaysa ating unang pagbasa sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 3, Bisyo 1 hanggang 20, ang technical hits doon, hindi alam ni Samuel na ang tumawag para sa kanya ay hindi si Eli, na siya yung bantay sa templo, dahil bata pa siya, yun pala ang panging Diyos na si Yahweh. At nung natanto niya, dahil sa gabay na rin ni Eli, na isang propita, ang propitang Samuel ay nakilala ng panging Diyos at nakinig sa kanya. Sa buhay natin, may mga hits, may mga problema, pero dapat nating kilalanin ano ang tinig sa loob natin, sa ating mga puso, upang siyang magsilbing gabay. At gaya ng nasa Salmo 39, versikulo 8, "Handa akong narito upang sundin ang loob mo." Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang pagtugon sa kinakailangan ng tao, kinakailangan ng bayan, kinakailangan ng panahon. Kaya sa ating ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 1, 29 hanggang 39, ang unang bahagi po dito mula versikulo 29 at sumusunod ay ang pagamot sa mother-in-law ni San Pedro. San Pedro kasi unang Santo Papa, gaya ng mga Santo Papa noon, may asawa. At ang mother-in-law niya, naglagnat, ginaling na ating Panginoon. At dahil ginaling siya, naglingkod agad. At nung nalaman ng mga tao sa Kapernaum na naroon pala ang ating Panginoon, lahat ng mga may sakit at lahat ng mga inaalihan ng demonyo ay dinala sa kanya, ginaling ng lahat ng Panginoon. Ang atin pong makita dito, anuman ang mga kinakailangan natin sa buhay ay nariyan na. Tama lamang na dapat nating basahin ang mga palatandaan at ang palatandaan, pinaka palatandaan sa buhay natin, pinaka-sign sa buhay natin ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos. At ngayon ay nakita natin sa presensya ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya sa buhay natin, huwag tayong maghanap ano mga palatandaan, ano ang problema, nariyan lang yan kung ay sa puso natin ang presensya ng Diyos. Ang Diyos ay siyang gabay, ang Diyos ay siyang tutulong. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Kakapit tayo ng mahigpit sa Kanya sa panahon ng mga pagsubok sa buhay.
Yung mga may mga pinagdaanan sa buhay, mga sarinin, yung gustong magkaroon ng solusyon sa ilang problema at magkaroon ng biyaya sa Panginoon, pumalakpakan ng malakas. Lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng kinakailangan nating biyaya, ibigay ng Panginoon. Kinakailangan lang ng ating puso ay mapasa Kanya. Ang ating buong pagkatao ay ating isuko sa Kanya at isintro natin ang ating sarili sa Diyos sapagkat Siya ang Panginoon na sinasabi pa ng Panginoon, dapat ko rin pupunta sa ibang bayan upang dalhin ang Ebanghelyo. Dapat ipahayag rin natin ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Ebanghelyo sa ating kapwang nangangailangan sapagkat nariyan lang ang Diyos. Hindi lang natin napansin, hindi nakikilala. Sa lahat ng may pag-ibig, sa lahat ng mga may pananalig at panampalataya sa Kanya, sa lahat ng mga umaasa sa Kanya, nakilala ang Panginoong Diyos. Dapat rin na tayo ay maging sensitibo sa presensya ng Diyos. Anuman ang hits ng buhay, anuman mga problema sa buhay, tayo'y makatugon sapagkat tayo'y nasa kamay ng Panginoon. Amen? Purahin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at atin pong itutugon, Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihigkahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon natin mga sariling kahilingan. Ama, makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya, iligtas at pangalagaan mo kami. Hiling namin ito sa pamitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Itong anak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo yung bayan, tanggapi iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahayag ito ng iyong sambayanan ay marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanayang tunay, marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahihiyag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sumitan ng Espiritu yung banal na makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingap ng simbahang laganap sa buong daigdig. Purusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay gaya ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawarin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin magaling na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kamaypaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaayayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huling naming kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagalong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po ngayon sa inyong lahat, sa inyong pakilahok sa Eucharistia o Banal na Misa, kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambanan ni Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapatid nating mga nangailangan at mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo pa inyong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod ngayon at lahat ng narito. At nagpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na naging maayos din ang ating pagdiriwang ng ating piyesta sa Nazareno 2024. Ulit, ating pasalamatan ang ating Pong Jesus Nazareno, isang palakpak na malakas dahil sa kanyang biyaya, tayong lahat ay magpasalamat sa kanya. Ngayon po, ang busbas, mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na busbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, niagmas na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kana nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamang imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang mga makaramdaman. Sa pangitan ng bisyon nito na may maalala ang pangako sa binyag na ikaw na ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaykan yung taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.